So ngayon nga eh pag-uusapan natin ang isa sa mga interesadong karakter sa One Piece at eto nga eh si Roronoa Zoro. Hindi ba kayo nagtataka no, eto nga si Zoro eh walang kahit anong interesado sa kahit anong babae sa One Piece unlike kay Sanji. Dahil alam naman natin eto nga si Zoro eh may pangarap na maging the greatest swordsman sa mundo at isa din sa mga dahilan yung pangako niya sa kababata niyang si Kuina na magiging pinakamalakas siyang swordsman sa mundo. At palagay ko kaya hindi din siya nag-i-entertain ng mga babae dahil doon. Pero siguro balang araw or in the end of One Piece eh may matatagpuan na babae ito ngang si Zoro. So in this video nga eh pag-uusapan natin ang possible na makatuluyan ni Zoro in the end of One Piece. At titignan natin kung meron bang mga evidence na maaaring mag-link sa mapapangasawa ni Zoro. Pero theory lang naman natin to no. Bago natin pag-usapan yan eh kung bagong visit ka lang sa ating channel, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button. Pahingi na din ako na ang like nyo sa video. Maraming salamat. As we know nga eh, pinanganak nga itong si Zoro sa East Blue. Pero wala tayong any idea kung sino ang mga magulang nito or any relative nito sa One Piece. At the age of 8 nga eh, nagsasanay na ito sa Dojo Shashimutsuki Village for his own self-defense dahil bata pa nga ito sa mga panahon na yon. Isa din sa dahilan eh, nag-iisa na lang si Zoro sa buhay so he need to train para sa kanyang sarili. During Variety Arc nga eh, nag-decide siya na mangarap bilang isang pinakamalakas na swordsman sa mundo. Kinalimutan niya lahat ng pamumuhay niya bilang isang normal na tao. Kumbaga nag-focus na lang siya para maging isang the greatest swordsman sa mundo. Even nung bata pa si Zoro eh napakagaling na nitong humawak ng espada. Halos lahat ng mga ahid sa kanya eh natatalo nito. Pero may isang tao na hindi niya kayang talunin at ito nga eh si Kuina na kilalang Dojo Master. Medyo frustrated kasi si Zoro sa mga panahon na yon dahil hindi niya matanggap na natalo lang siya ng isang babae. During training session nga eh na-meet ni Zoro yung lolo ni Kuina na si Shimotsuki Kozaburo na nagturo sa kanya kung paano gumamit ng dalawang espada. Dahil dito, naging karibal ni Zoro si Kuina sa training. Kung susumahin eh, almost 2,000 times sila naglaban pero hindi man lang nanalo ni isa si Zoro dito. Pero hindi pa rin tumigil si Zoro sa training niya. May mga improvement naman ito every time na natatalo siya ni Kuina. At dito nga eh, sinabi niya kay Kuina na magiging the greatest swordsman siya balang araw. At si Kuina din pala ay may pangarap din katulad ni Zoro. Pero in the end of the day, alam ni Kuina na hindi niya magagawang maging isang the greatest swordsman dahil sinabi ng tatay niya na ang mga babae daw ay hindi karapat dapat maging swordsmaster. Nagalit naman dito si Zoro dahil in a way na ginib up ni Kuina ang pangarap niya. Dahil alam ni Zoro na magaling naman si Kuina sa paghawak ng espada at hindi nga niya ito matalo-talo. Dumating na nga ang araw na nangako sila sa isa't isa na isa sa kanila ay magiging isang the greatest swordsman sa mundo anuman ang mangyari in the future. Sumunod na nga ang mga araw eh na-aksidente nga si Kuina at nalaglag ito sa hagdan. Dahilan ng pagkawala nito ng buhay. Nang nalaman nga ito ni Zoro eh matindi ang naging emotion nito dahil si Kuina kasi yung nag-iisang kaibigan niya nung mga panahon na yon. Matapos noon, nagpunta si Zoro sa tatay ni Kuina na si Kushiro tungkol sa espada nito na Wando Ichimonji na up to now ginagamit ni Zoro hanggang ngayon. Simula noon, nag-training si Zoro ng 3 sword style na kung saan yung sword ni Kuina na Wando Ichimonji ay yung kagat-kagat nito mula ngayon. Dahil simula na nawala si Kuina eh gusto ni Zoro na may presensya pa rin si Kuina sa paligid niya at kasama niya pa rin ito kung magiging the greatest swordsman siya balang araw. Actually siguro nga eh naging first crush niya siguro dito si Kuina dahil hindi naman siguro niya kukunin yung Wado Ichimonji nang walang mabigat na dahilan. Palagi ko lang yun ha. Anyways hanggang ngayon eh naiisip pa rin ni Zoro si Kuina every time na naaalala niya yung goal niya. Until na-meet nga niya dito si Tashigi at dito nga eh nagkaroon siya ng feeling regarding kay Kuina na halos kasi iniisip niya na same sila ng goal ni Tashigi na maging the greatest swordsman. So far in the story eh nakita naman natin na mas magaling sa paghawak nga itong si Zoro kay Tashigi. Nang ma-perfect nga ni Zoro yung paghawak niya ng 3 sword style dito nga eh naging bounty hunter siya dito.
Pagkatapos noon, he joining as Luffy crew at naging pirata nga siya dito. Balikan natin yung part ni Tashigi, no? Hindi naman lingid sa kalaman natin, lagi niya itong na-encounter. So with this proximity nga, parang nag-end up nga ito something interesting in the future. Or hindi kaya si Tashigi yung babae para kay Zoro? At isa din sa nakikita kong mag-end up si Zoro kay Nico Robin. Parang may common kasi silang dalawa. After Alabasta arc nga, nag-join si Nico Robin sa Straw Hat pero hindi pa bored dito si Zoro. Dahil palagay niya, may pake na hindi maganda itong si Robin kaya sumali sa Straw Hat. However, nire-respeto pa rin niya ito as member ng crew. Or hindi kaya may lihim na pagtingin si Zoro dito? During confrontation kasi ni Okiji at Robin, pre-protectahan siya ni Zoro dito. Even buhay pa yung maging kapalit para lang maligtas si Robin. At isa din during Skypiea nga, lagi na lang pinoprotektahan si Robin. And even si Robin, nililigtas din niya si Zoro. After time skip nga, mapapansin natin, mas naging close pa sila ni Robin. During Zoro arc nga, may kita din natin silang dalawa na masayang nakangiti. Well, we don't know in the future, si Nico Robin kaya yung babae para kay Zoro. So recently nga, may nakikita din akong something about kay Hiyori. Palagay ko, mas bagay si Zoro dito. Dahil almost itaya ni Zoro yung buhay niya para kay Hiyori, kay Killer. Dahil alam naman natin kapag kasama ni Hiyori si Zoro, nagkakaroon siya ng kaligtasan dito. Even yung part na matutulog si Zoro, nandun si Hiyori na kayakap sa kanya sa dibdib nito. As respect nga, binigay ni Hiyori yung Enma Sword kay Zoro as gift. Malay natin in the future, mag-end up si Zoro at bumalik sa Wano para kay Hiyori. Ano sa palagay nyo? At syempre yung pinakahuling babae na nakikita ko na mag-end up si Zoro ay kay Nami. Hindi naman lingid sa kalaman natin, ito ngang si Zoro at Nami, lagi nating nakikitang nagtatalo kahit sa maliliit na bagay. At alam naman natin na matagal na silang magkakilala noon pa man. At halos lahat ng scene nila sa One Piece puro na lang pagtatalo. At malaki naman ang respeto at tiwala dito ni Zoro as navigator ng barko. Pero syempre ganun din naman si Nami sa kanya, malaki ang tiwala nito sa pakikipaglaban gamit ang espada. At alam naman natin in reality na yung mga nagbabangayan na babae at lalaki nag-e-end up talaga sa inlaban. So ayan yung mga babae na ikita ko para kay Zoro. Siyempre kung meron pa kayong idea o any babae na nakikita nyo sa One Piece, comment nyo na yan. Or magiging single na lang forever si Zoro. Or ipupursue niya yung kanyang goal na maging the greatest swordsman sa mundo ng One Piece. So ayan lang guys, no, see you in the next video guys. Maraming salamat. My legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live.